Hello guys, welcome to my channel. Ito na naman ako para hingiin ng konting oras ninyo para samahan sa aking gagawin ngayon. Ang gagawin natin ngayon mga mamis ay gagawa po tayo ng Chinese pork and vegetable dumpling. So, masarap po ito. Dahil lahat ng naging amo ko, tuwing gagawin ko itong dumpling na to ay gustong-gusto po nila. So, samahan nyo ako para gawin natin ito. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang mga ingredients ng ating dumpling. Okay? Ito ang minced pork. Mas maganda kung ano, depende sa inyo kung gusto nyo ng mayroong taba-taba or kasi yung ibang mga mamis ayaw nila ng may taba. So, depende rin kung ano yung gusto ninyo. So, 1 pound of minced pork. Ito. And then, ang ginamit, ito ang gulay. Ang ginamit kong gulay ay yung bok choy. So, nasa choice din ninyo, mga mamis, kung ano po yung gusto ninyo na gulay. Pwede rin cabbage, pwede rin chips, or kahit ano yung gusto nyo na kwan, pwede po na ihalo dito sa mince natin. Pero ito ang ginamit ko, yung bok choy. Pero bago po natin ikat yung bok choy natin ay hugasan po natin at ibabad sa tubig ng 20 minutes. After that, magpakulo po tayo ng tubig at i-blanch po natin ng at least 1 minute yung gulay natin. And then strain it at squeeze properly and chop very small pieces. Okay? So, ito, 1 spoon of ginger. Kailangan mapinong-pino po siya, parang minced ginger na po siya. Ito, almost paste na siya. So, at saka, meron tayong 1 spoon of cornstarch. Okay? And then, ito, 4 tablespoon of soy sauce. Pinaghalo ko na, 2 tablespoon of water. Yan. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung ng kompleto na ingredients. At ito naman ay 1 spoon of wine and cooking wine po. At saka 1 teaspoon of salt, a pinch of black pepper. Yan. At saka 2 teaspoon of sesame oil. Okay, ito, meron ito yung pangbalot natin. Ang tawag dito ay dumpling skin. Pagkabibili sa market, dumpling skin. Yan, ang tawag nito. Ito po ang gagamitin natin pagkatapos nating ma-mix lahat ng mga ingredients. So, ito na, mag-mix na po tayo, mga mamis. Ito, yung ating mix. Tapos, uunahin ko na lang yung cornstarch para maihalo ko ng mabuti dun sa meat. Ayan. Halo po natin. And then, yung ginger. Halo natin ng mabuti. At, ito na yung soy sauce at saka tubig na 2 spoon. Yan. I-mix natin. Mix, 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 mix. Yan. Mix natin properly para pantay-pantay ang lasa ng ating dumpling. Okay. I-mix na siya. Tapos, ilagay na natin yung sesame oil, salt,
and pepper. Okay. Cooking wine. Nating mabuti. Alam niyo itong recipe na to, favorite po ng lahat. Mga mamis, kaya hindi po masasayang yung oras natin gumawa ng ganito. Pag natikman niyo to, sigurado ulitin ninyo ang recipe na ito. Kasi ito, pwede rin siyang pangnegosyo. Naku, gustong-gusto nila sa atin yan, sa Pilipinas, or dito sa Hong Kong. Favorite nila to. Ito na yung gulay natin, ilalagay na natin. Mix natin mabuti. Hanggang sa maihalo. Na ng ating yan. Okay. Okay na siya. Naihalo na. Haluin natin ng mabuti. Okay. Okay, mga mamis, na-mix na siya ng mabuti. Ito na siya ngayon. Ready na para balutin natin. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano po magbalot ng dumpling. Kasi hindi ako gumagamit ng ng mold. Kung may mabibili, kasi may mabibili rin tayong mold ng dumpling, mga mamis. So, kung makakabili kayo, mas maganda. Pero sa akin, ever since na gumagawa ako nito, ginagamit ko lang po ay manual. So, ganito. Ngayon. So, mayroon po tayong kunting tubig dito. Dahil kapag wala, hindi natin papaidan ng ng tubig, hindi didikit yung dough ng dumpling natin. So, ngayon, kukuha ko ng 1 teaspoon. Natin kung wag masyadong marami dahil para hindi magbubuka yung dumpling natin. So, ito siya. Ngayon, ito na yung tubig. Ipapahid ko sa gilid, mga mamis. Ito. Ito siya. So, ngayon, igaganyan natin. Ito. Una, ipupag dito sa dulo na ganyan. Ganyan. Ayan. So, para mag-aalo siya, ganyan. Ipupol natin tapos press na ganyan. Press na naman. Yun. Press. And then, fold and press. Like that. Okay. Tapos, press natin sa gilid. O, yun. Yan na. Nag-okay na yung dumpling natin. Uulitin natin. Ito. Yan. Walang 1 spoon. Papahidan natin ng tubig sa gilid ng dough. Ipupold natin ganyan. Ito. Tapos, ipupold natin dito para magkaroon siya ng shape. Yan. Fold natin ganyan. Tapos, press. Fold and press. Okay. Yan. Okay na ang dumpling natin. Press natin para hindi po bubuka. Oh, di po ba? Ang ganda siya. Oh. Diba? Kaya, ito. Wow. So, mga mamis, ang dumpling natin ay hindi lang pang prito, kundi pwede rin itong i-boil. Kasi sa mga ibang mga mamis or ayaw nila yung mamantika. So, sasabihin ko sa inyo kung paano magluto nito. Magpakulo po kayo ng
tubig. Tapos pag kumukulo na siya, ilagay niyo na po yung dumpling for 10 minutes. After that, pwede na natin i-dip ng sa dipping sauce natin pag kinain. Kapag pwede rin ninyo itong i-fried without oil. Alam nyo ba yun? Para ma-avoid natin ang mamantika, mga mamis, ay ang technique nito sa pagpiprito, ang ginagawa ko, yung non-stick na kawali, yun, medyo painitin mo yon, tapos ilalagay natin yung dumpling. Pahidan lang ng kumuha lang kayo ng brush, tapos i-dip nyo sa mantika, at ipahid ninyo dun sa non-stick na frying pan, tapos ilagay nyo po yung dumpling. Tapos yan siya, babalik ta rin nyo. Ang ginagawa ko, pagka mainit na yung yung kawali, ini-sprayan ko siya ng tubig. Tapos babaliktarin mo na naman, isprayan mo na naman ng tubig, babaliktarin mo hanggang sa mag-brown siya, mga mamis, at maluto yung dumpling natin. Yun, masarap yun kasi hindi siya mamantika. Ganun ang ginagawa ko para sa mga amo ko. Kaya gustong-gusto nila dahil siyempre ayaw nila yung mamantika. So, the best things to do is frying without oil. Oh, di po ba, mga mamis? So, okay, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa akin, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po para sa susunod na ating mga videos. Maraming salamat, mga mamis. Enjoy of cooking. Okay, bye-bye.